Hello guys, what's up? It's me, Alan, and welcome back to my channel. Or should I say, welcome sa isa na namang edisyon ng cooking show. Yes guys, ang take ko today ay Iron Chef lang. Sa pagkat ngayong araw na to, ako ay magluluto at tuturuan ko kayo kung paano lutuin ang isang kilawing. Kilawing tumol ng baboy. Oh, no! Familiar ba kayo guys sa tumol ng baboy? Ang tumol guys ay Bisaya. So ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay tiyan ng baboy. Tama ba? Tiyan ng baboy. Paki-google nga guys. Turo ko sa inyo ngayon kung paano lutuin ang version ng Bisaya. Kasi Bisaya nga ako. Gagawa ako ng isang version ng Bisaya ng kilawin. Pero gagamitin ko guys ay tumol ng baboy. So sa mga Bisaya dyan, ihanda na ang inyong papel at ballpen para isulat lahat ng ating mga recado, lahat ng ating ingredients. Napakadali lang nito guys at napakasarap nitong gawing pulutan or gawing ulam. Diba? So tara guys, tuturuan ko na kayo paano lutuin ng kilawing baboy version ni Alan. So guys, sa mga hindi alam or hindi familiar sa tumol ng baboy or sikmura, sa Tagalog pala ay sikmura ng baboy. So ito yung itsura ng tumol ng baboy guys. Ito yung itsura ng tumol ng baboy. Yan. So actually kadiri siyang tingnan pero napakasarap nito guys. No. So ito siya. So ang gagawin lang natin guys, syempre una, syempre hugasan natin itong mabuti. Pagkatapos natin itong hugasan, ay pakukuluan natin ito. So, pagkatapos natin mahugasan ng mabuti ang tumol ng baboy o ang sikmura ng baboy, lalagyan natin siya ng dinikdik na bawang, guys. So, lagyan natin siya ng dinikdik na bawang. Lagyan din natin siya ng paminta. Pamintang buo. At syempre, lagyan din natin siya ng pamintang durog. Again, kagaya ko. Durog na durog, paminta. Pre guys, lalagyan din natin ng asin para magkalasa na yung ating ang tungol. Sa pagpapakulo ng ating tungol o sikmura ng baboy, it will take 40 to 1 hour, medium heat tayo guys. So intayin lang natin mawala ang sabaw para lumambot ng husto ang ating tungol o sikmura ng baboy. After natin itong pakuluan guys, ito naman ay ating ipiprito. So para sa ating ingredients o ricado para sa ating kilawin, kailangan natin ng isang buong malaking sibuyas. Chop. Mas maganda guys kung ang ating sibuyas ay pula. Pero sa ngayon, ito lang yung meron ako. So pasensya na. Siyempre, ang kilawin ay walang silbi kung walang sili. So optional lang guys kung gusto yun ng manghang na manghang o hindi masyadong manghang. Pero mas masarap guys kung manghang-manghang. Dahil guys, walang kalamansi dito sa Bangkok or mahirap humanap ng kalamansi dito sa Bangkok, ang meron ako ay lime guys. So gagamit ako ng tatlong lime. Pero pa, gagamit din ako ng chili flakes para mas manghang, mas masarap. Siyempre, gagamit din tayo ng asin or salt, pampalasa. Siyempre pa, suka. So ito yung gagamitin kong suka guys. Kasi wala akong dato puti or silver swan. So itong suka ng Thailand ang aking gagamitin. Maglalagay din tayo ng isang buong pipino guys. Chop. Icha-chop natin to thin slices. Guys, gagamit din tayo ng radish. So depende na sa inyo, optional lang kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. So siguro mga kalahati lang dito ay pwede na. Ating labanos or radish guys ay binabad ko sa tubig at tinagyan ko ng asin. Intayin lang natin siyang lumambot. Pag lumambot na siya guys, pwede na natin siyang piga-pigain. Huwag naman masyadong sobrang piga. Tapos pagkatapos niyan, ibuhusan natin yung tubig. Kaya natin ito binababad guys para mawala yung kanyang pakla. Kasi mapakla ang radish, di ba? Pero huwag naman natin masyadong ibabad ng matagal o pigain ng maigi. Para naman, may lasa pa siya ng radish. So, ayun na guys. Malapit nang mawala yung sabaw ng ating tungol. So, hintayin lang natin siyang mawala talaga ng tuluyan. At syempre,
si tweet na binabaliktad-baliktad natin guys para na nagiging even yung pagkaluto ng tungol. So ayan na guys, halos tuyo na yung ating tubig. Ngayon naman maglalagay tayo ng mantika. Ang purpose natin guys sa paglalagay ng mantika ay para mag-add lang ng crunchiness doon sa meat ng ating sikmura ng baboy. But of course guys, you have option para hindi na po kayong mahirapan. After nyong mapakuluan at lumambot na po itong sikmura ng baboy, pwede na itong hiwain, islice na to at isama na natin sa ating kilawin. So, pwede na to guys, pwede na itong idiretso. Pero sa akin guys, gusto ko may crunchiness akong nakakagat kapag kakainin ko yung aking kilawin. So, ipiprito natin siya guys, both sides. Tapos i-slice natin, saka natin i-mix doon sa ating kilawin mixtures. So, yung iba naman guys, pwede din natin itong ihawin. After natin itong mapakuluan, pwede rin natin itong i-grill or i-ihaw para magkaroon naman ng smoky flavor doon sa ating kilawin. So, but for me guys, I opted to fry the tungol after ko itong pakuluan. So, lalagyan na natin ito ng mantika guys. So, ayun guys, ilagyan ko na ng mantika ang ating tungol. Tapos siguro iprito lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Medium heat again. Tapos after nun, balik na rin naman natin para yung kabila naman na maging crunchy. After nito guys, islice na natin ang ating tungol. Tapos ihalo na natin siya sa ating kilawin mixture. Ayan na siya guys. Crunchy na siya. Okay. Ayan. Diyos ko guys, ang tanga-tanga ko. Kaya pala pakiramdam ko, parang may kulang sa ingredients ko. Yung pala guys, wala akong luya. Oh no! So kailangan pumunta ng supermarket. So 15 minutes from here, maglalakad ako. Wala pa namang tuk-tuk service. So guys, sige guys, pupunta muna ako ng supermarket. Bibili ako ng luya. Yun ang pinakamalapit guys. Kesa pumunta pa ako ng palengke, medyo may kalayuan siya. So dyan na lang ako sa may supermarket pupunta, sa Tops. Bibili lang ako ng luya. Pagbalik ko, imimix na natin yung ating tungol at yung ating mga rekado ng kilawin. Kasi guys, luto na yung ating tungol. Kaso lang, ang tanga-tanga ko dahil wala man akong luya. Sorry! Nakakaloka. Alam mo yung handang-handa ka na, naka-prepared ka na, tapos bandang huli may kulang pala, di ba? Hindi naman ito gaya ng Pilipinas na pag may kulang sa ingredients mo, lalabas ka lang ng bahay, pupunta ng sari-sari store at makakabili ka na, di ba? Eh dito hindi. Kailangan mo talaga lumabas, pumunta ng grocery. Di ba? Datan ako ng Contra Hotel para lang bumili ng luya. At nakapayang ako kasi napaka-init, di ba? So, pauwi na ako ng bahay ngayon guys. Pabalik na ako. So, ito yung dinadaanan ko guys kapag bibili ako, mamamalengke ako. So, Sheldon, kapang bahay lang ako ngayon. Lentik na luya ito. So, diba? So, ayun guys. Pabalik na ako ng bahay. So, per walk ako. Siyempre, may payong ako, diba? Kasi yung serum beauty care. Dahil lang sa luya. At saka, kahapon nga, diba, nagpunta ako ng Chinatown. Ang itim ako doon. Oh, at no! Siyempre, guys, hindi naman kasi kumpleto ang kilawin kapag walang luya. So, hindi yung magiging kilawin kapag walang luya. So, kailangan ng luya. Luya is life in cooking kilawin, in making kilawin. So, ayun, malapit na ako sa bahay guys. So, balikan siguro 20 minutes. Oh no! So yun, malapit ko na maluto ang aking, matapos ang aking kilawing tungol. See you later! A few moments later. I'm back guys! At may luya na ako. Ngayon, hiwain natin itong luya. Siguro kalahati lang itong ilalagay natin. So guys, i-add nyo to sa inyong ingredients. Huwag nyo makalimutan ng luya ha. At sa susunod, kapag magluluto tayo o magluluto kayo, tatandaan nyo palagi na
kumpletuhin muna ang lahat ng inyong ingredients bago kayo gumawa para huwag kayong gumaya sa akin. Ha? So sa pagkakataong ito guys, ay atin nang hiwain ang ating tungol. So malambot na siya. So hiwain lang natin ng ganito, kaliliit. Achi! Actually guys, pwede na natin itong ulamin eh. Tawag mo lang ito sa sopan na may toyo, tsaka lamansi. Ulam na ito guys, dito. Malasa na siya. Para sa michon. Magtira kaya ako ng pang. So super lambot na siya guys. So in one separate bowl, timplahin na natin ang ating kilawin na sauce or yung sabaw ng ating kilawin. So suka, lagay tayo ng suka. Sansyahan lang guys kung gaano gusto nyo masabaw o hindi. Ito natin. Isunod natin guys, lagay natin yung ating lime juice o yung kalamansi. Timplahan natin ng asin. Konti lang siguro. 1 teaspoon of salt. Ilagay na natin yung ating luya, ginger. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating sili. At i-mix lang natin guys. Kailangan pa, dagdagan ko pa ng asin. Ngayon guys, ilagay na natin ang ating chili flakes. Lahati nito. So guys, ilagay na natin ang ating tungol. Isama na rin natin ang ating lime. Ayan na guys, wow! At pagkatapos nito, ilagay na natin ang ating pipino. Sobrang dami. At ang ating radish. At syempre guys, para lalong lumasa ang ating tungol sa kanyang sabaw, lagyan natin ng konting, yung pinagprituhan niya guys, yung mantikang pinagprituhan niya, lagyan natin ng konti guys. Pinagprituhan niya para lumasa laman. Para manuot yung kanyang lasa. There you have it guys, ready to serve na ang ating kilawing tungol. Titikman na natin to for final judgment. At ngayon guys, titikman na natin ang ating ginawang kilawin. At syempre guys, Wow. Samahan natin ng pipino at saka radish guys. Mmm.
Sakto lang yung asin niya, guys. Sakto lang yung alat niya. At syempre, ang sarap ng ating tungol kasi crunchy siya. At saka, malambot na siya, guys. So, hindi na siya mahirap umuyain. Masarap to siyang, guys, gawing pulutan. Syempre, lagi tayong may beer. Diba? Ang time beer. For now, guys, gagawin ko siyang ulam kasi di pa ako makain. Nakapagluto na rin ako ng kanin. So, gagawin ko siyang ulam, guys, but maybe later gagawin ko siyang pulutan ngayon ako ng beer. At dito, guys, nagtatapos ang ating cooking show at sana po may natutunan kayo kung paano lutuin. Lalo sa mga Bisaya dyan, sa mga Bisaya shoutout, sa mga Bisaya dyan out there. Pinagpapawisan ako, guys, kasi pinatay ko naman yung aircon. Alam niyo naman pag luluto ako, pinapatay ko palagi ang aircon, diba? As I was saying, guys, shout out sa lahat ng mga Bisaya dyan na mahilig magkilaw. Kinibay! Subukan yung gawin ang kilawing tungol ng baboy. Napakasarap. Again, guys, you have 3 options. Pwede nyo pakuluan hanggang sa lumambot. Pagkatapos nyo, guys, pwede nyo na siyang hiwain at ihalo sa lahat ng ricado nyo. Or pwede nyo siyang after nyo siyang mapakuluan, pwede nyo siyang iprito, baliktaran, para lalo siyang maging crunchy. Tapos pagkatapos, guys, you have also the last option is pwede nyo rin siyang, after yung pakuluan, pwede nyo siyang iihaw para naman smoky yung dating niya. So para kayong nag-ihaw ng, tawag dito, sorry guys, pinagpapawisan ako. Para kayong nag-iihaw ng pork liempo na nilagay nyo sa kinilaw niya. So again, guys, I hope you enjoyed this video. Sana may natutunan kayo. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. At kung gagawin niyo po to at lulutuin niyo po to para sa pamilya niyo, sa barkada niyo pag may meron kayong inuman or party, please comment down below. At sana may natutunan kayo sa ginawa kong kinilaw ngayon. At thank you for watching. Cup on cup and see you on my next vlog. Kakain na muna ako, guys. Bye-bye.